Nagising si Paris sa hindi pamilyar na kwarto, kaagad siyang nabalot ng takot, napabalikwas siya ng upo at maya-maya'y natawa na lang siya sa sarili, dahil nakalimutan niyang nasa bahay nga pala siya ng kapatid niya at ng asawa nito. Oh right, hindi siya si Paris, siya nga pala si Iris. Napabuntong hinga siya at bumangon, komportable naman ang kanyang tulog. At first, she thought that they will be in one room, but when she went up last night the door was locked, kaya naisip niyang ayaw talaga makatabi ng lalaki na iyon ang kapatid niya, pues ayaw rin niya, hindi tuloy niya maiwasan maisip na parang ganon na talaga ang setup ng dalawa noon paman. Then she looked for other room, ayaw naman kasi niya sa sala matulog, dahil paniguradong hindi rin siya makakatulog doon, at tama nga ang hinala niya nang pasukin niya ang isang kwarto katabi ng kwarto nito, ay nandoon ang mga damit ng kapatid niya. So hindi nagtatabi ang kapatid niya at asawa nito, for what? Ano ba kasing nangyari sa dalawat, parang galit na galit si Titus sa kapatid niya. Nang matapos siyang maligo ay pumili siya ng susuotan para makababa na. Ano ba itong mga to, hindi kaya nilalamig si Iris rito, kumento niya nang buksan ang closet ng kapatid. Puro sando at shorts ang nandoon at mga mamahaling dress, na sa hinuha niya ay hindi niya maiisip na magsuot ng ganoong kamahal, baka katihin siya kapag nagsuot ng mga ganyan damit, at mas kampante siya sa maluluwag na damit para malaya siyang makagalaw. She can't go out with sleeveless, nagsusuot lamang siya noon, tuwing gabi pang tulog pag sobrang init lalo't walang madaming electric fan sa bahay ampunan, napabuntong hininga na lang siya at pinili ang pinakapasado sa kanyang panlasa na damit, she chose a white plain shirt and cotton short, tutal siya lang naman ang nasa bahay, dahil base sa binasa niyang report ay laging wala ang asawa ng kapatid lalo't abala ito sa trabaho. Siguradong nakaalis na yun, baka umalis din yun kagabi at hindi lang niya namalayan. Bumaba si Paris para maghanda ng agahan niya, nagpaplano siya kung anong gagawin buong araw, she need to ask Pablo about what's her twin sister routine every day. Dapat alam niya ang galaw nito, hindi siya pwedeng pumalpak sa pagpapanggap hanggat hindi pa gumigising ang kapatid, nangako siya rito noong nakita niya ito na gagawin niya lahat hanggang magising ang kapatid. Kumakanta habang kumikembot pa ang balakang ni Paris habang nagluluto ng fried rice, bacon, hotdog at fried egg. Hindi kasi siya sanay na hindi magkanin sa umaga, laging heavy meal siya sa umaga, dahil para sa kanya para kahit hindi siya makakain ng tanghali ay hindi siya gaano magutom. Napakunot ang noo ni Titus nang pagdating niya sa bahay at papunta sa kusina para uminom ng tubig, ay nakarinig siya ng kumakanta. Say, boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me, come on now, follow my lead, come on now, follow my lead, he stilled. He saw his wife swaying her hips in the beat of the music she sang, she looks like happy and energetic while dancing and cooking at the same time, bumaba ang kanyang paningin sa pangupo nitong natatakpan ng malaking t-shirt at short, that's new, when did his wife wore that kind of clothes, eh kahit nasa bahay ito ay nakadress ito o kaya nakasando. Pinilig niya ang ulo sa mga naiisip, why he's thinking about this liar woman? Wala na siyang paki rito kaya kahit magtamblang pa ito habang nagluluto ay wala na siyang paki dapat. When did you learn how to cook? Hindi na niya napigilan magtanong. Gulat naman na napalingon si Paris sa kanya at halatang hindi siya nito inaasahan makita, kumunat ang kanyang noo dahil kumabog ang dibdib niya nang magtama ang kanilang mata, what that face? Gumuhit ang hiya sa mukha ni Paris, she danced in front of her twin's husband, great. That's okay, it's okay, pagpapalubag loob niya sa sarili at paulit-ulit iniisip kung ano nga bang tanong ng asawa ng kapatid niya, I can cook. Napanood ko sa TV, she lied, hindi nga siya palanod ng TV. Lagi siyang nakatambay sa kusina ng bahay ampuna noon, kaya naman natututo na rin siya, tinuturuan din naman sila roon ng mga gawain bagay lalo't isa na siya sa mga matatanda roon. Pantastikong tumingin sa kanya si Titus, hindi niya alam kung nang-uuyam ba ito o ano. Pumunta ang lalaki sa ref at kumuha ng tubig, kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon na titigan ang malapad na likod nito. He's sweating, doon niya lang napansin na nek-apang jogging ito at halata mong kakauwi lang galing sa mahabang takbuhan, bakit nga ba nandito ang lalaki? Scam pala si Pablo, ang sabi ni Pablo ay hindi ito nagstay sa bahay lalo't pag nandito ang kapatid niya, kaya anong nangyari? Wala ka bang pasok sa office mo, hindi niya maiwasan magtanong kahit pa nga sinusungitan siya nito. Nagsimula siyang maghain para sa kanilang dalawa, paniguradong hindi pa ito kumakain.
Why you asked? Sikmat ng lalaki sa malamig na boses bago tumungga ng tubig. Habang taimtim na nakatingin sa kanya, animong sinusuri ang laman ng isip niya. Because I want to know, patanong na sagot ni Paris habang naglagay ng lutong ulam sa mesa. Hindi niya alam kung paano niya kakausapin ang asawa ng kapatid, kung paano ito pakikisamahan ay hindi niya alam. She don't know what's her twin sister attitude now. Matagal na ang panahon na nagkasama sila, paniguradong madami nang nagbago. Napakurap-kurap siya nang makitang aalis na sa kusina si Titus, kaya mabilis niyang tinawag ang atensyon nito. Love, kusang lumabas iyon sa bibig niya. Ano nga bang tawagan ng kapatid niya at asawa nito? Titus stopped, pero hindi ito humarap sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi dahil sa nasabi niya, what if honey or sweetheart pala ang tawagan ng mga ito? Kumain ka na muna bago ka umalis, pinilit niyang magsalita kahit sobra na ang kabog ng dibdib niya. Napakunot ang noo, at salubong ang kilay ng asawa na humarap sa kanya. Sinalubong niya ang tingin nito. Mata sa mata, kitang-kita niya ang galit sa mata nito. May nasabi ba siyang masama? Oh, baka babe, dapat, stop acting that you care, huwag kang magkunwaring parang may pakialam kang magkunwaring parang may pakialam ka sakin. Dahil matagal na akong sumuko sa'yo, Iris. Matagal na, malamig na anito bago umalis, napaigtad siya sa malakas na sigaw ng lalaki. Narinig na lang niya ang malakas na pagsara nito ng pinto ng kwarto. She looked at the food before letting a loud sigh. She thought that this is easy, pretending to be her sister is easy, magkamukhang magkamukha sila, but blaming you for someone's fault yun ang mahirap. Naglilinis si Paris ng sala nang makarinig siya ng nag-doorbell, napatingin siya sa wall clock at mag-aalas 5 na ng gabi. Nakaalis na ang kanyang asawa kanina pang umaga, hindi naman ito nagtagal kanina. Nang makababa ang lalaki ay nakasuot na ng pang-office ito. Ni hindi man nga lang ito nagpaalam na aalis na, ni hindi siya tinapunan ng tingin, ni hoy, babae aalis na ako, ay wala man lang. Kaagad siyang naglakad papunta sa pintuan upang tingnan ang dumating, paniguradong hindi yun ang asawa ng kapatid niya dahil siguradong hindi magdo-doorbell ang lalaki. Hey, good afternoon, nakangiting bati sa kanya ng lalaki sa pintuan, kaagad umaliwalas ang kanyang mukha at niluwagan ang pagkakabukas nito. Hi, ano nang balita? Ah, pasok ka, formal na sabi niya, iginaya niya ang lalaki papaupo sa malapad na sofa. Gustong palakpakan ni Paris ang sarili, talagang feel na feel niya ang bahay umupo naman ito sa isang sofa. Bahagyang inilibot ang paningin sa bahay, ganun pa rin ang lagay ng kapatid mo. Wala pa naman bilin ang mag-asawang katila sa ngayon, ay iyon munang unang a good wife to Mr. Del Valle, habang wala pang plano, just stay here inside the house and be recovery ang kapatid mo, ani Pablo sa seryosong boses. Napabuntong hininga na lang siya, paano ba maging mabuting asawa, ni wala siyang kasanayan sa pakikipagrelasyon, tanging alam lang niya sa bagay na ito ay mga napapanood niya sa TV at limitado lang yon. Okay, mukhang gano'n na nga lang talaga. Ang maghintay ay gawin ang trabaho ko ang tangi kong magagawa ngayon, malungkot na sabi niya. Napailing siya ng isipin hindi dapat siya nagdadrama sa pagkakataon na ito, tanging siya lang ang sandigan ng kapatid niya, habang wala pa itong malay, ay dapat gawin niya lahat upang tulungan ito. Pinilit niyang ngumiti kay Pablo at ibahin ang usapan. Kumain ka na ba? Tanong niya, hindi pa nga, napangiti siya dahil parang hindi na nahihiya ang binata sa kanya. Hindi na ito kasing galang noong una silang magkita, mas gusto niya yon dahil mas ramdam niya ang sinseridad doon. Let's go to the kitchen, I'll cook pangbayad ko man lang sa kabutihan mo Pablo, kaso limitado lang ang alam kong luto. Aniya habang naglalakad sila palapit sa kusina, ang plano kasi niya ay magluto na rin ng dinner, buong araw lang siya naglinis ng bahay kahit hindi naman madumi. Sadyang wala lang siyang magawa at wala rin naman siyang pupuntahan. Pagdating nila sa kusina ay nagulat siya nang maghubad si Pablo ng black suit nito, at tanging white long sleeve lang suot ang itinira, tinupi yun ng binata hanggang siko, parang walang maniniwala na bodyguard niya ito, hindi niya tuloy maiwasan mapang-isi. Maswerte ang babaeng mamahalin ni Pablo, mukhang mabait naman ito at maalaga pa. Let me help you, presinta nito, natatawang inabot niya ang sandok. Titus' forehead creased when he saw a black car in front of his house, sigurado naman siyang hindi yun sa magaling niyang asawa, he disposed all her car, mayroon itong kotseng kulay puti na gamit nito bago umalis, ngayon niya lang napansin na hindi nito ito dala pag uwi, why is that, did she gave it to her man? Nagtagis ang bagang niya nang maisip yun, what a good scene ha,
Kaagad siyang bumaba mula sa sinasakyan niya at malalaking hakbang na pumasok sa bahay, upang kamprontahin ang babae tungkol sa kotse nito. His hand was shaking when he opened the door, narinig niya kaagad ang ingay galing sa kusina. He can feel the anger inside his body when she heard his wife and a voice of a guy in his house. Dahan-dahan lang, boses iyon ng isang lalaki, naningkit ang kanyang mata ay hindi niya namalayan na nakakuyom na pala ang mga iyon. Kung may harang sa kanya ngayon ay siguradong masusuntok niya. Aray, talaga bang ganito ito? Bakit naman kasi ang laki? Ah, that's his wife's voice. He didn't say a word, umawang ang kanyang bibig. Matagal na niyang natanggap na niloloko siya ng asawa, na may iba itong lalaki. Ngunit ngayon na naririnig niya mismo sa tainga niya, pakiramdam ni Titus ay makakapatay siya. Naiisip niya kung anong kababuyan ang ginagawa ng dalawa sa loob ng kusina sa sarili niyang pamamahay. Mas nagngit-ngit ang galit sa dibdib niya nang marinig ang pangalan niya. Bilisan mo, baka dumating na ang asawa ko, nandyan na si Titus. Huwag ka mag-alala, baka mamaya pa yon, sagot ng lalaki. He can see a red blood now mga taksil, Titus can't take it anymore. Alam niyang nanlalaki ang asawa niya, that's why he hates her. Pero hindi niya lubos akalain na dadalhin pa talaga nito ito sa sarili niyang bahay. Ilan beses na kaya nitong dinala dito ang lalaki niya, that makes him more angry. He's boiling with rage now. What are you doing in my house? He growled, slamming the door. He stormed to the middle of the room, fists clenched, then kicked the chair beside the table. Gulat naman na napatingin sa kanya si Paris at isang lalaki. Ang gulat sa mukha ng lalaki ay napalitan ng ngiwi. Malalim pa rin ang kanyang paghinga. He's ready to attack the guy and kill him alive. Handa na siyang basagin ang mukha nito nang mabilis na lumapit sa kanya si Paris. Hinawakan nito ang kanyang braso. Kinilabutan siya roon. Hey, calm down, bodyguard ko siya. Wala kaming ginagawang masama, tinutulungan niya lang ako. Malumanay na sabi ng babae at kunot noong nagpalit tingin siya sa asawa at sa lalaking bodyguard daw nito. Naglalandian kayong dalawa dito, in my kitchen? Pag-aakusa niya dahilan para umawang ang bibig ni Paris at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Mali kayo ng iniisip Mr. Del Valle, sabat ni Pablo na ngayon ay tinanggal na ang suot na apron. Titus blinked, because of that, they are not naked. What are you doing here? Shut up, inis na sabi niya rito at binalingan ng matalim na tingin ang asawa. Iiling-iling na umalis na lang si Pablo. Sinenyasan niya si Paris na alis muna, bahagyang yumukod si Pablo bago siya lagpasan. Gusto niyang hilahin ang leeg nito at sakalin pero nanatili ang titig niya sa asawa. Ano bang pinagsasabi mo, nagluluto lang kami, paliwanag ni Paris na ikinagulat ni Titus sandali lang iyon, at napalitan ka agad ng pagkadisgusto. His wife never this calm, when he's mad she's mad too, pero ang babae sa harap niya ngayon ay malumanay ang salita at handang magpaliwanag, lumalaban ang sagutan. At paano mo ipapaliwanag ang mga narinig ko kanina, he asked suspiciously. Kunot noong tumingin sa kanya sila Paris, na parang inaalala ang mga usapan nila ng lalaking kasama nito kanina, pagkuwan ay napailing ito at bahagyang natawa, kaya mas lalo siyang nairita. This is serious woman, we are just talking about the fish we cooked, sobrang laki kasi at nahihirapan akong balik Terran, look, she pointed the big fish and the table, his favorite food. He emotionless looked at his wife, paano yung narinig kong pinapabilisan mo siya, and who he is, nagtagis ang bagang niya. We preparing our dinner, pinapabilis ko siya baka dumating ka na eh, and don't curse, he's my bodyguard bigay nila mommy. Gustong palakpakan ni Paris ang sarili, wow, I learned a lot from movie ha. Paris was so shocked and nervous, bigla kasing dumating ang asawa ng kapatid niya, at mukhang nagalit pa ito nang makita si Pablo. Pinipilit niyang pakalmayan ang sarili habang nagpapaliwanag dito, kahit para na siyang matatamba sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. The way he asked her is like interrogating her, para siyang may malaking kasalanan na kahit anong oras ay ikukulong siya nito. She just want to prepare some dinner, gusto naman niyang maging maayos ang pakikitungo nito sa kanya, kaya kahit papaano ay nage-effort siya rito, lalo na't bili ng mag-asawang katila ay magpakabait siya rito para sa kanyang kapatid. Ayaw naman niyang magising ang kapatid na divorce na ito sa asawa. She can't let that happen, who told you to cook for me, parte na naman ba ito ng plano mo, eat that? Don't eat that rubbish, gagad ni Titus at malalaki ang hakbang na umalis ng kwarto nito. Napakurap-kurap si Paris habang naiwan mag-isa sa kusina. She put efforts for this dinner,
Inalam pa nila ni Pablo kung anong paboritong pagkain ng asawa ng kapatid niya tapos tatawagin lang nitong basura ang pinaghirapan niya. Nakakasama na talaga ng loob, ang pangit ng lalaking yun. Ang sama mo, malakas na sigaw niya, nanghihinang na paupo siya at tinitigan ang kanyang niluto, kagat labing kumain si Paris, hindi niya kayang itapon lang ito. Sayang naman, kung ayaw ng lalaki na iyon, edi wag bahala siyang nagutom. Sunod-sunod ang pagsubo niya habang inuubos ang niluto niya, she's hurt. Kahit naman alam niyang hindi para sa kanya ang galit nito, alam niyang ang galit nito ay para sa kapatid niya, pero masakit pa rin, masakit masigawan at hindi pahalagahan ang mga ginagawa. Mabuti pa sa loob ng bahay ampunan ay mahal siya ng mga nandoon. Siguro nga napagod na lang ang kapatid niya sa asawa nito sa lalaki, guwapo nga pero ang sama naman ng ugali lagi pang nakasigaw at kunot noo, bawas points yun sa lalaki. Hindi talaga siya nagtataka kung ganun din ang iniisip ng kanyang kapatid. Kung alam lang niyang hindi ito kakain ay hindi na sana siya nagluto, edi sana wala siyang mga paso at tilansek ng mantika ngayon sa braso at kamay. Napahikbi siya at pilit lumunok, stop crying while you are eating. Napakurap-kurap siya nang makita si Titus na umupo sa katabi niyang upuan, padabog nitong inilapit ang isang pinggan. Pagkuwan ay sumandok ito ng kanin at ulam, walang imik-imik na kumain, kaya halos malaglag ang kanyang panga sa gulat. Doon niya lang napansin na umiiyak pala siya, kaagad niyang pinunasan ang luha niya at masayang ngumiti kay Titus, kahit hindi ito nakatingin sa kanya. Kakain din pala, nag-iinarte pa, kain ka pa, aniya at sinali na ng tubig ang baso nito. Pagkatapos ay maganang kumain na rin siya, hindi niya maiwasan mangiti nang makitang nagustuhan ng lalaki ang niluto niya, success. Nagmura ito, sigaw ni Titus habang pasalampak na humiga sa kama, mariin niyang ipinikit ang mata nang maisip ang kagaguhang ginawa kani-kanina lang. He needs to stay away from that conning woman. Hindi dapat siya nagpapadala sa mga arte nito at sa mga kasinungalingan na naman ito, hindi pa ba siya nagtanda? Naikuyam niya ang kanyang kamao, he will never trap again to her lies, not again, ilang beses na nito sinira ang tiwala niya at alam na niya ang takbo ng bituka ng asawa. She's planning something bad again, she was cunning enough to fool him, napatitig si Titus nang maaalala ang mukha ng asawa kanina, when he said that he doesn't want to eat what she cooked. Kitang-kita niya ang sakit na gumuhit sa mata ng kanyang asawa. It's the same person but different eyes and emotion, bakit pakiramdam niya ay nag-iba ang tingin ng asawa niya, parang kapag tumititig siya dito ay laging makahulugan itong sinasabi gamit ang mata. Umakyat siya kanina dahil baka lasunin pa siya ng asawa, pero bumaba ulit siya para kunin ang ilang mga papeles na naiwan niya sa kotse niya nang marinig niya ang hikbi ng asawa galing sa kusina. Ilang beses na niyang nakitang umiiyak si Iris, ilang beses na itong nagdrama sa harap niya, but why he felt different when he saw his wife crying while eating, parang pinipiga ang puso niya dahil nakita niya itong pilit kinakain ang sariling luto habang umiiyak. Ni hindi nga siya nito napansin na nakalapit na siya. And she cooked good, kailan pa ito natuto magluto, posible bang matuto ang isang taong magluto ng masarap sa loob ng 2 linggo? Natatawang napailing na lang siya at pinilit alisin ang asawa sa isipan bago matulog, pero bago pa niya ipikit ang mata ay mukha na naman ng babae na yun ang nakita niya. Kinabukasan diretsyong naglalakad si Paris sa kumpanya ng asawa, halos hingal pa siya sa kakamadali, mabuti na lang talaga at maaasahan si Pablo, at naibigay ang eksaktong lugar ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng lalaki. Good morning ma'am, bati ng guard na nakayuko, halos hindi man siya tiningnan. Good morning din po, sir. Magalang na bati niya at hindi nakaligtas sa paningin niya ang gulat sa mukha ng guard, animong hindi ito makapaniwala sa kanya. Nagkibit-balikat si Paris at nagpatuloy sa pagpasok, hindi na siya nagulat kung bakit hindi siya nito hinarang, dahil asawa siya ng may-ari. Asawa, gusto niyang matawa, kaninang umaga ay maagang umalis ang asawa ng kapatid niya. Mas okay yun sa kanya para hindi siya mailang dito. Pero habang naglilinis siya ng kwarto nito ay nakita niya ang isang folder na sa tingin niya, ay kailangan ito ngayon para sa isang presentasyon. Mukhang pinagpuyatan pa yun ni Titus kaya naman pumunta siya rito para dalhin, hindi naman siya nahirapan dahil hinitid pa siya ni Pablo. Pagkatapos, ay hihintayin na lang daw siya nito sa parking lot kung saan ibinaba. Good morning po, madam, ani ng isang babae pagkadating niya sa may front desk sa palapag kung nasaan ang office ng lalaki.
Ngumiti siya sa babaeng sa tingin niyang mas bata pa sa kanya. Good morning din, nandyan ba ang boss mo, si Titus? Magalang na tanong niya, palihim niyang inilibot ang paningin. Nakaka-intimidate ang mga tingin ng tao, napakurap-kurap ang babae animong hindi ito sanay sa inaasta niya. Bahagya pang umawang ang mga labi nito. Ah, ma'am, nasa conference room po si sir, may meeting po sila ngayon. Kabadong wika ng babae saka yumuko, tumango-tango siya at napatingin sa orasan, late na kaya siya ng dating, baka kailangan na ito, pwede niyo po siyang hintayin sa office niya ma'am, kung hindi naman po kayo nagmamadali pero kung ano, pwede po akong pumasok, sabihin ko pong nandito kayo, na kayo kong OCL nito. Sasagot na sana si Paris nang may magsalita sa intercom, sir. Get the files in my house, nakalimutan ko sa study table, importante yun, kailangan namin, my wife is there, narinig niyang utos ni Titus bago nawala ang tawag. Mabilis na tumayo ang babae at natataranta. Akmang tatakbo na ito papunta sa elevator nang itaas niya ang dalang folder. Charan, dala ko na, aniya at ngumiti, natigilan pa ang babae. Paano niyo po nalaman ma'am, naguguluhang OCL nito, pero nginitian niya lang ito, kailangan na niya itong maibigay sa kunwaring asawa niya. Ako na magbibigay ha, pasiga na aniya nang makalayo sa babae papunta sa conference room. Wala nang nagawa ang sekretarya dahil nagpatuloy na siya sa paglakad, napatingin siya sa suot niyang simpleng jeans at pink na sleeveless at pinatungan niya ng gray na cardigan, hindi na siya nakapag-ayos masyado dahil nga nagmamadali siya, nakalugay ang kanyang buhok na hanggang balikat, ginupitan iyon katulad ng gupit ng kapatid. Kumatok siya sa malaking pinto at dahan-dahan itong itinulak upang bumukas, pakiramdam niya ay namula siya na parang kamatis, dahil lahat ng pares ng mata sa loob ng kwarto na iyon ay nakatingin sa kanya. Nang uusisa, hindi niya maiwasan pasadahan ng tingin ang mahabang lamesa na puno ng mga kalalakihan na puro naka-formal attire. Suminghap siya nang magtama ang mata nila ni Titus na sa pinakadulo ito ng mahabang lamesa, at gulat na nakatingin sa kanya. Tipid na ngumiti siya sa mga taong nakatingin sa kanya sa katuluyan pumasok, lahat ay tahimik animong pinapanood ang pagpasok niya hanggang makalapit siya sa asawa ng kapatid na kunot noo na. Tumayo ito at hinawakan siya sa siko, pagkatapos ay bamulong, why are you here, madiin ngunit mahinang anito. Itinaas niya ang folder na dala at bumalong din, baka kasi bawal maingay rito. Dinala ko lang ito, mukhang kailangan mo, bulong niya. Kita niyang natigilan si Titus at bamantong hininga bago lumayo sa kanya at kinuha ang folder, animong napaso ito bago umupo. You may go home, malamig na utos nito kaya hindi niya maiwasan magtaas ng kilay, kahit pa madaming nakamasid sa kanila. Che, inirapan niya ito at tumalikod na, wala man lang utang na loob, bulong niya habang papalabas, pero napatigil siya rin kaagad nang may humawak sa pulsohan niya nang dumaan siya sa mga kausap nito. Isang lalaking sa tingin niya ay kasing edad ni Titus, nakatayo na ito. Ramdam niya ang tingin ng mga tao, lalo na si Titus. Bakit tak ang tanong niya, dahil nababad trip talaga siya kay Titus, hindi man lang nag-thank you. Do you remember me? I got your number, I was the one with red sport car, sa dark club last month, nakangising ani ng lalaki, hinagod pa siya ng tingin. Sigurado nakakambal niya ang tinutukoy nito, kailan pa natutong mag-club ang kapatid? Saka last month, eh kasal na ang kapatid noon ha, so ibig sabihin ay kahit kasal na ang kapatid ay nagkaklab pa ito, inagaw ni Paris ang kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki sa kapeke na ngumiti. Sorry ho, baka nagkakamali lang kayo, malumanay na OCL niya. No, I'm sure it was you, do you want to go out for a dinner, maybe later, anito at pilit hinahawakan ang kamay niya ulit. Nagsalubong na ang kilay niya. Hindi ba ito nahihiya at pinagtitinginan na sila, mula sa gilid ng kanyang mata ay nakita niyang tumayo na si Titus, siguradong papagalitan na siya nito dahil ang tagal niyang umalis. Mr. Who cares who are you, kung ako man nga yun eh kalimutan mo na yun at hindi ako pwedeng makipag-dinner sayo. Pasensya na, diretsyong aniya kahit pa madaming nakakarinig. Why, I have a lot of money, anito na parabang binabayaran siya, kaya nagpantig ang tenga niya at sinalubong ang tingin nito. Why, because I need to prepare my husband's dinner, aniya at tinuro si Titus na nakatingin sa kanya, bahagyang gulat ang mukha, umiigting ang panga nito, humugat siya ng malalim na buntong hininga, at nginitian ang mga nanonood,
Mabilis siyang lumapit kay Titus at hinalikan ito sa pisngi, "See you at home, love," Marting aniya kay Titus at nagmarch siya palabas sa kwarto na 'yon.